Come, let us sing. Let us praise the Lord and gather in His thoughts are to worship His name. Come, let us pray. Let us open our hearts to receive His blessings and to feel His love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. And together we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, Ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Amen.
let us pray. Show favor, O Lord, to your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, they may be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the Book of Wisdom. There is no God besides you who have the care of all, that you need show you have not unjustly condemned. For your might is the source of justice. Your mastery over all things makes you lenient to all. For you show your might when the perfection of your power is disbelieved, and in those who know you, you rebuke temerity. But though you are master of might, you judge with clemency, and with much lenience you govern us, for power, whenever you will, attends you. And you taught your people by these deeds that those who are just must be kind, and you gave your children good ground for hope that you would permit repentance for their sins. The Word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Lord, you are good and forgiving. Lord, you are good and forgiving. You, O Lord, are good and forgiving, abounding in kindness to all who call upon you. Hearken, O Lord, to my prayer, and attend to the sound of my pleading. Lord, you are good and forgiving. All the nations you have made shall come and worship you, O Lord, and glorify your name. For you are great and you do wondrous deeds. You alone are God. Lord, you are good and forgiving. You, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in kindness and fidelity. Turn toward me and have pity on me. Give your strength to your servant. Lord, you are good and forgiving. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, the Spirit comes to the aid of our weakness, for we do not know how to pray as we ought. But the Spirit himself intercedes with inexpressible groanings. And the one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because he intercedes for the holy ones according to God's will. The Word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Alleluia, 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 alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed another parable to the crowds, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field.
While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No, if you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, 'First collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" Dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maaari ay sariwa pa sa ating alaala ang maraming patayang naganap dito sa ating bansa, lalo tigit sa Metro Manila. Maraming buhay ang nawala dahil yung mga involved sa drugs ay di pinagpapatay, binabaril na lamang. At mahirap, mahirap maunawaan dahil laman lagi ng balita, nandoon may mga nakatumba na tao, patay dahil binaril. At makikita mo yung mga mahal sa buhay, ganun na lamang ang pagluha, dahil yung kanilang minamahal ay naroon at nakahiga na lamang. Pero mapansin natin doon, karamihan sa mga naitumba ay mga nakatsinelas. Ibig sabihin, hindi talaga ito yung mga ugat. Ito yung mga maliliit lamang, pero nasampulan at ipinakita yung kagustuhan na mawala ang problema dito sa drugs. Pero alam naman natin, hindi napigilan. Dahil tuloy pa rin yung problema. So, ibig sabihin, yung pagpatay ay hindi naging solusyon. Kaya naroon pa rin yung problema na dapat solusyonan. Ngayon sa ating ebanghelyong napakinggan, so narito muli ang isang parable, isang talinhaga na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo. So dapat pong maging malinaw sa atin na itong chapter 13 ng Ebanghelyo ni San Mateo, ito po yung tinatawag na kabanata ng mga talinhaga. Ito yung tugon ng ating Panginoong Hesukristo doon sa hindi pagsampalataya, lalo't higit ng mga opisyales ng mga Hudiyo. Dahil hindi sila, ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoon, ayaw nilang sumampalataya. So ngayon ay pinagpapahayagan sila ng mga talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon pong ating parable ngayon ay kasunod ng parable noong nakaraang linggo. So dito ay makikita natin na patuloy na binibigyan pansin ng ating Panginoong Hesukristo yung kahalagahan ng pakikinig at pagsasabuhay ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan natin noong nakaraang linggo, so doon ay pinakita ng ating Panginoon na naroon yung mga butil o yung mga binhi na nalaglag sa iba't ibang
klase ng lupa. At yung mga nahulog doon sa mabuting lupa ay nagbunga ng sagana. Kaya dito ay pinakikita sa atin na dapat pangalagaan ng lubusan yung itinanim ng ating Panginoon upang ito ay magbunga ng lubusan. At dahil doon, narito naman, no, na pinakikita sa atin itong talinhaga, yung parable of the weeds and the wheat. Makikita natin na ang itinanim ng may-ari ay mabuting binhi. Pero habang lumalago, yung trigo ay sumulpot ang masamang damo. Kaya nga, ang first reaction ng mga tauhan noong may-ari ng triguhan ay bunutin yung mga damo. Dahil sa tingin nila, dapat alisin para lumago ng lubusan yung trigo at mamunga ng sagana. Kaya ang tanong nila doon sa may-ari, gusto niyo bang bunutin namin itong mga damo? Pero maganda yung sinabi o pinayo ng may-ari, no? Huwag niyong bubunutin, no? Dahil malinaw naman yung malinaw yung dahilan, ano? If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Madadamay. Kaya napakaganda noong sinabi ng may-ari, hayaan yung pareho lumago. At pagkatapos, sa panahon ng alihan, ay doon paghihiwalayin. So yung mga damo, yung masamang damo, susunugin. Yung bunga, yung mga trigo, ay itatago doon sa kamalig. Kaya naman, ito'y isang magandang palaala sa atin na ang ating Panginoon ay laging nagbibigay sa atin ng panahon at magandang tsansa, malaking tsansa, upang tayo ay makapamunga ng sagana. Na bagamat tayo ay nahuhulog, nadama pa kung minsan, tayo pa rin ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon upang tayo bumangon at magsikap na mamunga ng sagana. Kaya dito ay pinapaalaala sa atin ang ating Panginoon ay laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Our God is a God of second chance. Kaya naalala ko yung kwento ng aming obispo, si Bishop Juni Maralit po, ang obispo namin sa Marinduque, taga rito po sa Lipa. Minsan ay nagkwento sa amin na siya daw ay naimbitahan nung siya ay pari pa dito sa Archdiocese, naimbitahan siyang mag-bless ng bahay dahil may nagdiriwang ng kaarawan. So pinagbigyan ng aming obispo. So pinuntahan niya, nag-bless ng bahay, kumain, and then pagkatapos kumain, paglabas niya ng bahay, natawag siya nung ama nung nagpa-bless ng bahay na nagbibidyoke naman doon sa garahe. So tinawag siya, sabi, "Father, daan muna kayo din eh." Di pinagbigyan daw naman niya. At ipaglapit niya, ay tinanong siya ng matanda. Ang tanong ng matanda ay, "Father, alam niyo ga yung kantang Tadadadan?" Ay di siya'y napaisip. Di sabi daw niya dun sa matanda, "Ay ano ka naman hong kantang Tadadadan? Meron ka hong kantang Gayaan?" Aba, sabi daw ng matanda, "Ay tamo ka, Father, hindi mo alam eh." Ay di ang sabi dun sa apo, "Siya apo, salangi." Ay di isinalang naman noong apo.
Adi nakinig ang Bishop June eh. At excited din ba? Sabi, hindi ko alam yung kantang iyan. Adi, pagtulog nga naman ng video kay, ang tugtog ka ganda, tadadadan! Aba, sabi, yung pala yun. Pagkatalo, tadadadan! One more chance. Tadadadan! One more chance. Aba, ayun lang pala. One more chance. All you have to see is one more chance. And ito yung katotohanan ng Diyos nating mapagmahal. Our God is a God of another chance. He is always giving us another chance. Dahil bumagsak man tayo, magkamali man tayo, nandyan lagi ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon upang tayo'y makabangon, makapamunga ng sagana. Dahil wala siyang ibang hangad sa atin, kundi tayo ay lumago. Tayo ay mamunga ng sagana. Dahil wala siyang ibang hangad, kundi tayo ay magkamit ng kaligtasan. Kaya, sana wag nating sayangin yung mga biyayang pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Wag nating sayangin ang mga tsansang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon dahil wala siyang ibang hangad sa atin kundi ang ating kaligtasan. Please all stand. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Grateful to the Lord for His patience with us, in spite of our unworthiness, let us address to Him our petitions for all the intentions dear to our hearts. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For all believers throughout the world, may they bravely persevere in doing good in spite of all the evil that surrounds them. Let us pray. Lord, hear our prayer. For the Holy Pope Francis and all other spiritual leaders, may they continue to be our inspiration and support in the quest to fill the world with God's love. Let us pray. Lord, hear our prayer. For those who are victims of the presence of evil in our society, may they faith in God's wisdom, clemency, and justice be their consolation and strength. Let us pray. Lord, hear our prayer. For those who are like the weeds in the field of the world, may they realize that the Lord's patience with them is not an encouragement to continue in their evil ways, but an opportunity to undergo conversion. Let us pray. Lord, hear our prayer. For all the people of goodwill who are doing their best to oppose evil, may they never be discouraged by occasional setbacks, but persevere in their efforts to fill the world with goodness. Let us pray. Lord, hear our prayer. God of mercy and justice, help us to weed out the evil that is in our hearts and to work for the conversion of those who act under the influence of the evil one. May we all persevere in your service till we reach the kingdom in its perfection, where you live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Thank you.
Dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion valid offerings of the law, accept, we pray, this sacrifice from your faithful servants and make it holy, as you blessed the gifts of Abel, so that what each has offered to the honor of your majesty may benefit the salvation of all, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For by His birth, He brought renewal to humanity's fallen state, and by His suffering, canceled out our sins. By His rising from the dead, He has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, He has unlocked the gates of heaven. And so, with a company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna. Unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, He took the chalice, and once more giving thanks, He gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith.
We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Amen, 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 amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to sing. Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence.
Dear brothers and sisters, behold Jesus, the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Even God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. Oh, my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Not a sight or taste or touch, we credit the ring, only do we trust, itself before you, since it all be for you faints and fails. On the cross was filled your Godhead splendor. Here your mannered life he then to unto both alike my faith I render, and as to the contrite thief I sue. Even God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fails. Help a look not on your wants, like Thomas, you my Lord and you my God I call. Make me more and more devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fails. Even God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fails. The
The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Padre Pio. Thank you for your offering. Please all stand. Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life, through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Saint Padre Pio, all together. Padre Pio, holy monk from Pietrelcina,
outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs to do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit, and Jesus the Mediator. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Para po sa ilang patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay po nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong mga makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Bukas po ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa ikasiyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and serve the Lord in one another. Thanks be to God. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.